just finished briefings, first in San Fernando and then now here, on the situation from the floods that were brought about, well, mostly by Egay, but also Falcon. At tinignan namin kung anong sitwasyon, talagang malaki masyado ang tubig. Lumalabas talaga yung mga nagiging effect ng climate change. Kaya natin pag-aralan at maunawaan kung ano yung maaari nating gawin. Dahil mahirap labanan yung weather, kailangan mag-adjust tayong lahat. And we have to do many things. But marami kami mga strategies, mabuti naman at mukha naman nagkakaunawaan both at the local level at saka sa national level tungkol sa mga maaring gawin na proyekto para hindi na sana maulit ito kung maitapos natin yung mga proposal na ganun. Magandang umaga po, Ginoong Pangulo. Magandang umaga. Yun pong pagbaha namin dito po sa Bulacan, dekada na po ang binilang ano po. Sa inyo pong panahon, ano po yung long-term plan para po maibsan po yung problema ng pagbaha dito po sa aming probinsya ng Bulacan at Karatig Galawigan po ng Pampanga at Bataan. Thank you. Yung matagal nang pinaplano na maglalagay ng mga impounding project na maglalagay ng kung saan iipon yung tubig para hindi na bumaba sa ilog at hindi mapuno yung ilog kagaya ng nangyayari ngayon. So yun ang long term na kailangan gawin. Hindi lang ito ay matagal ng plano ito, hindi lang talaga na implement pa. Pero sisimulaan na namin na ganun ang pinakasimpleng solution diyan ay makapaglagay nga ng maggagawa tayo ng mga pond na large scale na ang pinag-uusapan, hindi na yung maliliit. Hindi na sweep 5-10 hectares yung sweep. Ito times 10 siguro hanggang 200 hectares na malaki. Para pag-ipunan ng tubig, hindi na bababa at bukod pa doon ay magagamit natin for irrigation, freshwater supply, kung ano man ang pangangailangan natin sa tubig. So, ito ay buong plano, ito ay kasunod sa ating mga bagong pag-iisip na ang flood control ay hindi lamang flood control na. Ang flood control ay kasama dyan ang irrigation sa supply ng irrigation na tubig para sa irrigasyon at kung minsan, kung medyo mataas ang pinanggalingan ng tubig, baka pwedeng lagyan ng power. Kaya't marami tayong mga iniisip na strategy para mabigyan naman, matugunan naman natin itong paulit-ulit na problemang ito. Thank you, sir. Melanie Valdos, Radyo Pilipinas. Hi sir, ano po ang gagawin nating solusyon sa NLEX sa Pampanga? Meron po yung papataasin ng tulay sa NLEX San Simon at water impounding area po sa Candaba. Yung water impounding ay yung matagal ng plano rin yan na dadalhin yung tubig sa Candaba Swamp. Hindi naman ilulubog yung buong Candaba Swamp, kundi doon lang sa maghahanap lang ng isang area doon kung saan na pwedeng ilagay. Yung sa NLEX, ang naging problema sa NLEX, hindi yung NLEX ang nagka-problema, kundi nagkatubig talaga. Hindi naman nasira yung NLEX. Kaya ang gagawin, ang naging measurement ay tumaas ang tubig ng 0.7 meters, 700 centimeters, 0.7 meters na tumaas. Kaya itataas na ngayon yung tulay na yon, yung NLEX, ng 0.7 meters plus 4.5 meters para hindi na talaga maabot. So bali lahat 5.2 meters ang itataas dun sa section na yon ng NLEX. Sir, thank you. Si Lethner Siso of DZRH. Good afternoon, Mr. President. Parang kapareho lang din po nung tanong nila kasi Governor Fernando pushes for construction of a mega dike to solve the flooding problem. Pero sabi niyo nga po, matagal na rin itong mga plano. Ano na lang po yung commitment ninyo na under your administration, finally ay magagawa or
masisimulan itong mga pagtatayo nito? Well, one of the first steps na ginawa natin dyan ay nagtayo tayo, naglagay tayo ng Office of Water Resources Management is the complete title, which is under the Office of the President. At yun ang yan, ay nasa ilalim niyan ang management ng lahat ng tubig natin. Tubig natin na iinumin natin, tubig na pang-irigasyon, tubig para sa iba't ibang bagay. Lahat mamanage ng para hindi na masyadong, dahil nagbago talaga lahat. Isa sa pinakamahirap na ipaliwanag dahil napakahirap, napakasakit pakinggan, ay ito na, ganito na talaga ito. Hindi tayo babalik. Dahil sa climate change, hindi na talaga tayo babalik sa dati. Yung mga inaasahan natin, mga wet season, dry season, mukhang hindi na masyadong applicable yan ngayon dahil nga sa climate change. Tignan na lang natin. Sa ngayong araw na ito, tayo ay technically nasa ilalim, we are in El Nino. Pero tignan niyo naman yung ulan, tignan niyo yung baha. Kaya talagang hindi na natin ma-predict, hindi natin ma-forecast ang weather. Kaya paghandaan na natin. And that's what the management Office of Water Resources Management is about. Bukod pa doon ay yung nagtayo kami ng office na ganon dahil kailangan ng pag-isipan, magplano at gumawa ng mga pag-aaral tungkol dito sa water management. Ngunit ang talagang inaantay namin ay magkaroon ng Department of Water Resources Management na hindi pa na isa sa batas pero naka-file na sa Senado at saka sa House na itatayo yung Department of Water Resources Management. Yun ang mamamahala dyan sa lahat ng mga impounding project na ating pinag-usapan. Lahat ng water, hindi lamang yung mga impounding, pero lahat ng magbabago tayo, marami tayong babaguhin. Hindi na tayo dapat kukuha ng tubig sa balon. Dapat kumukuha tayo ng tubig sa ilog. Dapat pag umuulan, kinukulikta natin yung tubig. Dahil hindi naman tuyo ang Pilipinas eh. Pero nagtutuyo tayo dahil hindi tayo nag-iipon ng tubig. Kaya't yan, kailangan matuto na tayo. At ganyan ang problema na hinaharap natin dito nga sa climate change. Thank you, sir. Last question from Ivan Marina, GMA 7. Ano ho ang magiging tugon? Ano po ang magiging tugon ng pamahalaan sa pinakahuling insidente kung saan ang isang Chinese Coast Guard vessel ay binomba po ng tubig at pinigilan ang resupply mission sa Yungin Shoal? Well, the usual, ang ating Secretary of Foreign Affairs ay pinuntahan si Ambassador Huang ngayong araw at nagdala ng isa pang note verbal kasama na ang mga picture, mga video kung ano mga pangyayari. At titignan natin kung ano yung kanilang magiging sagot. Ngunit sa atin, actually today, pagkatapos ng change of command ng CGPA, ay magkakaroon kami ng command conference tungkol nga dito on how we will respond. But as you can imagine, ayokong pag-usapan ang operational aspects niyan. But we continue to assert our sovereignty, we continue to assert our territorial rights in the face of all of these challenges, and consistent with the international law and UNCLOS especially. So that is always been our stand, and that will. But we still have to keep
We still have to keep communicating with the Chinese government, with President Xi, with Beijing. We still have to keep communicating with them because we need to really come to a conclusion. Ang nagiging, ang siyempre position ng China, sinasabi nila kaming may-ari nito eh. Kaya pinagtatanggol namin. Eh, tayo naman sinasabi hindi, kami ang may-ari nito. Kaya ipinagtatanggol namin. Kaya yun ang nagiging gray area ngayon na pinag-uusapan. Kaya kailangan natin, buti na lang, wala namang nasaktan, walang injury. Ngunit magkukulang ang resupply na dinala sa Sierra Madre ngayon. Kaya kailangan natin isipin what we will do next. Okay. Yeah. Mr. President, pwede ko na rin pong isunod yung tanong kung ano ho ang inireport sa inyo ni dating Pangulong Duterte tungkol sa naging pag-uusap nila ni President Xi? At bakit po naulit ang ganitong insidente? I don't think it's related. I don't think this is related to his visit. Wala naman. Pinag-usapan lang kung ano yung pinag-usapan nila. Nagkwentuhan sila. Of course, there are other things na napag-usapan which I think need to remain confidential. That's between President Digong and myself. So, again, these are operational aspects of our military, of our Navy, of our Coast Guard. Kaya mahirap masyadong pag-usapan. So, I hope you will indulge me there. Okay. All right. Thank you, sige, Mr. President. Thank you, Malacañang Press Corps.